Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bigyan natin ng masigabong palakpakan at mainit na pagtanggap ang ating mahal na Pangulo. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maanyag nga adlaw kanatong tanan, ikinagagalak ng buong probinsya ng Davao del Sur ang pagbisita ng ating Pangulo sa 56 na anibersaryo ng pagkatatag ng probinsya ng Davao del Sur. Inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa sabay-sabay na pag-awit ng ating pambansang awit na susundan ng panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Consorcio S. Lopez Jr. DCD. Let us put ourselves in the holy presence of our Almighty Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most loving Creator of heaven and earth, all graces and blessings come from you. From the bottom of our hearts, Lord, thank you so much for everything you have given us, despite of our limitations and shortcomings. Thank you for the gift of time where now we can celebrate the 56th Araw ng Davao del Sur, Maanyag nga Paraiso. Thank you, dear Lord, for the gift of authority of the presidency that you give to our dear President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Even though he is so busy because of his huge and great responsibility in our whole country, but still he is here with us today, joining our joy in celebrating the Araw ng Davao del Sur. Lord, we humbly beg you to always protect our beloved president and also our servant officials of our country. Grant to our President good health and wisdom so that he can continue to serve you
through his loving care for all the people of this nation. Likewise, thank you, Lord, for the gift of being a servant that you entrust to our Governor, Honorable Ibon Runia Cagas, together with her wonderful husband, our friend always, Mark Cagas, who has served our province for a long time as a congressman and governor. Now, Lord, we are asking you then to give our president, senators, congressmen and governors, mayors and board members and councilors, the strength, zeal, wisdom, enthusiasm, and joy to administer your people. O God, since you are the holy and only most powerful of all, we pray now that you bless the celebration of ours today, that it will be fruitful for all of us. There will be no unpleasant happenings in our celebration. Rather, it will end peacefully and smoothly, safe from all harm, until we can return to our respective homes. Lastly, help us, Lord, that through all the activities today, we will achieve the fulfillment of our guiding theme for the celebration, Lig-Ong nga Probinsya, Lig-Ong nga Katawhan, Alang sa Maanyag nga Kaugmaon, ug Makanunayon nga Kalambuan. To you we entrust all this, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maaari na pong maupo ang lahat. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin ang Davao del Sur Governor, Honorable Ibon Runia Cagas, para sa kanyang pambungad na talumpati. Usa ka pinakamaanyag na kabuntagon. A very beautiful morning, Mr. President. Your Excellency, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., it is with the greatest of honor that Davao del Sur welcomes you to our Maanyag na Paraiso, our beloved province. Your presence today absolutely inspired me. The entire provincial and local governments to thrive even harder, to be of service to the Dabsuranon. Doing good makes our people happy. Having a compassionate provincial government gives our people hope. Doing good governance assures our people, thereby making the Dabsuranon a more resilient people. Behaving properly in the provincial government contributes to your nation building goals. Being less of a headache can make you, our president, even happier. Mr. President, on behalf of all Dabsuranon, I thank you for gracing our 56th founding anniversary. You have given us a culmination that shall be remembered for ages. Mabuhay, President Bongbong Marcos Jr.
we love Davao del Sur. Maraming salamat, Governor Cagas. Sa puntong ito, masasaksihan niyo po, mahal na Pangulo, ang sabayang pagsayaw ng I Love Davao del Sur ng mga Davsuranon. Inaanyayahan ko ang aking mga kababayan sa probinsya na tumayo para sa ating I Love Davao del Sur dance. Masigabong palakpakan para sa probinsya ng Davao del Sur. Ngayon, inaanyayahan po natin ang ating Special Assistant to the President,
Secretary Antonio Ernesto F. Lagdameo para ipakilala ang ating pangunahing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Thank you, Secretary Anton Lagdameo. Please, hindi pa kayo napagod sa Zumba. Magpahinga muna kayo. Pagpasok ko nga, sabi ko, mali yata itong napuntahan ko. Akala ko, Foundation Day. May sumbahan pala dito. Sabi ni Gob sa akin, yung pala itong ginagawa ninyo pagka-flag raising. Kaya lahat kayo mukhang gising na gising at malalakas ang katawan. Yan ang kwento sa atin ng ating butihing Governor, Governor Yvonne Cagas, Davao Del Sur, Lone District Representative John Tracy Cagas, former Davao Del Sur Governor. At ang aking classmate sa Kongreso, kaming dalawa ni Kong Anton Lagdameo noon, ang ating dating Davao del Sur Governor Mark Cagas, my fellow workers in government, other distinguished guests, to everyone in the Coliseum, and to all the sons and daughters of Davao del Sur, living across the Philippines and even around the globe, a happy 56th Founding Day anniversary. To see the bright colors in the streets, the beautiful, handsome faces of the people, and the breathtaking sights and experience that this province offers, I am truly delighted to be with you all. If there is one thing that I wish to emphasize during celebrations like this, it is not just the number of years that we must count and be happy for. Instead, we must also celebrate the efforts of the people, from our officials to the citizens, in achieving a single purpose, and that is for progress. So I am honored by all of you and those who came before you for having the heart to work together to turn the province into the peaceful and progressive place that it is today. Ngunit hindi ako makapagtuloy na hindi ko, on a more personal note, na hindi ko na paabot sa inyo ang aking pasasalamat sa inyong binigay na suporta, sa inyong binigay na tulong, sa inyong binigay na pagmamahal nung nakarang halalan. At nung ako'y papunta rito, tinitignan ko na binibigyan ako ng briefer, palagay ko ang tatalo lang sa resulta dito sa Davao del Sur, Ilocos Norte na eh. Kaya't maraming salamat, asahan po ninyo. Hindi po mabibigo ang inyong binibigay na suporta. Kami po ay patuloy na ginagawa lahat po ng pinag-usapan natin nung eleksyon, nung kampanya, ay hindi po campaign slogan lamang yun. Yan po yung sinasabing pagkakaisa, lahat po ng ating mga pinag-uusapan. Ngayon po, wala na kami pong ginawa kung hindi ipatupad ang aming ipinapangako sa taong bayan, ang aming ipinangako sa inyo. But here in Davao del Sur, the 56 years of peace and progress in the many communities that make you up, let us give everyone a big round of applause for 56 years. Let me acknowledge that this is the first province in the Davao region to be declared insurgency-free, and for doing your best to continue to maintain that status right up to this day. Hindi maliit na bagay yan, at alam naman natin na ang kailangan upang tayo ay magpaganda ng buhay ng ating mga kababayan ay ang kapayapaan. Kaya yan ang unang hakbang. Ang Davao del Sur ay nauna dito sa Davao Region, at ay patuloy na ginagawa ang lahat upang maging mapayapa ang inyong minamahal na probinsya. Because through your diligent
and compassionate implementation of the Tupad Pangako program. You are able to accomplish this while also helping former rebels reintegrate into society to take part in building our nation. I also recognize the provincial government's dedication to improve your facilities, especially your healthcare system, so that you may better serve your constituents and even those from neighboring provinces. Alam niyo naman po, at naranasan natin yung COVID, lahat tayo ay dumaan dyan, at na marami talagang nahirapan, hindi lamang sa kanilang mga katawan, kung hindi sa kanilang paghahanap buhay. Kaya nga ang pagbalik ng kapayapaan, ang pagpatuloy ng kapayapaan, ito po ang ating magiging pundasyon para ipatuloy ang progreso, hindi lamang dito sa Davao del Sur, kung hindi sa buong Pilipinas. We have experienced enough of the COVID pandemic and natural disasters. We must continue to fortify our health facilities to ensure our people's health. At marami tayong natutunang leksyon nung kabigatan ng pandemya na COVID. At ngayon, dapat lahat ng natutunan natin ay gawing nating totoo na hindi na maulit na kung merong magdumating na ganyang sakuna, ay tayo naman mas alam na natin kung paano maghanda, kung paano pagalingin at alagaan ang ating mga kababayan. But I also acknowledge, accompanying that, your ongoing digitalization and streamlining of government processes to ensure you achieve sound fiscal management and bureaucratic efficiency. To all the local leaders, thank you for your service to the province and to your people. It's very encouraging to see you all working hand in hand and to know that the provincial government's projects are all aligned with this, my administration's 8-point socio-economic agenda. I urge all of you to remain determined in promoting peace, in promoting development in your province. With the local government focusing on all aspects of your daily life that we have identified in the national agenda, we can look forward to a boost in local businesses, improved daily transactions, and an overall better quality of life. Rest assured that the national government fully supports you in ensuring the success of your initiatives and the success of the people and of the province of Davao del Sur. Muli, uulitin ko ang aking pagpasalamat sa inyong suporta at tulong at pag-aalala sa nakaraan. Huwag sana po kayo magsawa at kami naman ang aming isusukli sa inyong pagmamahal ay ang aming pawis na hindi mauubos hanggat masasabi natin tapos na ang trabaho, hanggat masasabi natin wala nang gutom na Pilipino. Before I end, I once again thank you for your support for this administration. It started before the election, until the election, until today. Since the beginning of my candidacy, unity has been my constant challenge to the nation. So I call on you, let us make the province a beacon of progress for Mindanao and for the rest of the country. Let us unite in taking care of your rich plains and valleys, your wonderful beaches, abundant seas, and most importantly, the beautiful and reliable people that make this province truly remarkable. Let us come together to provide brighter, more stable, and more prosperous lives for ourselves, our families, and for those who come after us. Once again, happy 56th founding anniversary to everyone. Mabuhay ang Davao del Sur. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa muli, isang masigabong palakpakan para sa ating mahal na Pangulo.
Hinihiling po namin sa ating mahal na Pangulo na manatili sa entablado para sa ating photo opportunity. Tinatawagan po natin ang ating provincial government officials. Maaari na po kayong umakyat sa entablado. Municipal and city mayors and vice mayors ng Davao del Sur, maghanda na po. Maraming salamat sa ating provincial government officials, sa ating municipal and city mayors and vice mayors ng Davao del Sur, maaari na po tayong umakyat. Davao del Sur LGU department heads, maghanda na po. Maraming salamat sa ating municipal and city mayors and vice mayors ng Davao del Sur. Sa ating Davao del Sur LGU department heads, maaari na po kayong umakyat. Business sector representatives, maghanda na po. Maraming salamat sa ating Davao del Sur LGU department heads. Sa ating business sector representatives, maaari na po kayong umakyat. Maraming salamat sa ating business sector representatives. Sa puntong ito, inaanyayahan po namin ang ating Pangulo sa baba ng stage para sa group photo opportunity kasama ang libo-libong tao na dumalo sa ating programa.
inaanyayahan po ang lahat na magsitayo. Maraming salamat po sa lahat, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagdalo sa 56th araw ng Davao del Sur.